You know, morning mga ka-arm, welcome sa ating channel. So lumabas na nga yung ano, yung balita na hindi magandang balita para sa mga international student ngayon. At nilagyan na po ng cap yung international students sa 2 years. So magiging 364,000 na lang po. Yan po ay hindi per province. So kalat po yan. Sa buong Canada po, 364,000 lang ang katanggapin ng Canada na international student. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw. So marami pong hindi natuwa sa balita, no? Kasi alam natin na ang international student visa pathway po yung pinakamabilis na visa para makapunta ka dito sa Canada, makapasok ka sa Canada. Ngayon po, dahil po sa crisis sa housing, ay lilimitahan po muna for 2 years. Tapos po, hindi ka na po basta-basta yung makakakuha ng student visa permit. Kailangan mo pa ng attestation galing sa province. So ibig sabihin, kailangan aprobahan pa muna ng province yung application mo bago ka pa makakakuha ng student visa. Student visa. Ganun din yung nangyari sa akin nag-apply ako ng PR sa Quebec. Kailangan ko munang makakuha ng certificate sa Quebec bago ako makapag-apply ng PR. So ngayon po, ganun na rin po sa international student. So kailangan mo ng attestation galing sa province bago ka makakuha ng student visa. So mas pinahigpit po ngayon. Yun po ang mahirap talaga sa immigration. Kahit saan po yung kahit saan man pong bansa, nagbabago-bago po ang sitwasyon at nagbabago-bago po yung law. Kaya dapat po maging maagap tayo. Kung gusto mo, may plano tayong mag-migrate, kumilos po agad tayo kasi taon-taon po nagbabago ang immigration policy kahit saan man pong bansa. Nagpe-freezing rain po ngayon. Kaya tingnan niyo po yung bintana natin. Ano po yan? Ice po yan. Ganoon natin ng windshield washer. Yellow po yan. So, ingat-ingat lang po. Nagda-drive po tayo ngayong araw na to. Ang kalsada okay naman. Pero yung kasi po minus 9 ngayon. Tapos po, ang hindi pa po maganda dyan, hindi mo na pwedeng isama sa application mo yung pamilya mo, lalo na yung partner mo, yung spouse mo, kung hindi ka nakuha ng masteral o PhD or doctoral. Kung hindi ka kumukuha noon, hindi ka pwedeng mag-apply ng open work permit para sa partner mo. Ganun po ngayon in 2 kilometers, take exit 260 on the road. Ang purpose nga po ng para may sama mo yung open work permit eh, para may sama mo yung pamilya mo. Ngayon kung hindi mo na maisasama, mag-isa ka lang,
mas ano po yun, mas malaking stress po yun. Financially, tsaka po, ano po, no, mentally. Kasi, mahirap po, no, ano, na mga ibang bansa, na mag-isa ka lang, lalo na kung may pamilya ka na, hindi po madali na mag, ano, mag-survive na naiwan mo yung pamilya mo sa, ano, sa Pilipinas. Kaya po, nung time na dumating po ako dito, inasikaso ko kagad yung in 300 meters, open turn left permit onto Shaman Family's two shed. Para makasama ko na yung pamilya ko after ilang months. Nung ano po ako, nung work permit ako nun. Kung nanonood po kayo sa channel ko. Now turn left onto Shaman Family's two shed. Binanggit natin yan na tayo ay work permit dati. Nare-route tayo kasi may ginagawa siguro yung highway kaya sa ibang kalsada tayo dumadaan. Stress ka financially kasi kung umaasa ka na mag-work ka rito para makaipon ka ng pang-tuition tsaka syempre padala mo sa pamilya mo sa Pilipinas, 20 hours lang po ang ano, ang trabaho, so kulang po yun. Kaya nga po ang ginagawa ng mag-asawa, dalawa silang pumupunta. Yung isa, student visa, tapos yung asawa naman niya ay open work permit. Pagka open work permit, pwede kang mag-work kahit saan. Tatanggapin ka. Kaya lang po, medyo tricky mag-apply. At hindi ganun kaagad-agad ka matatanggap. No? Unless po, yung company mostly po na tumatanggap sa fast food. Pag gusto mo naman ng linya mo na sa Pinas, dapat meron kang ano, network o may magre-refer sa'yo doon sa company. Ngayon din po rito, no? Refer-refer, palakasan din. So, hindi po, ano, no? Kumbaga, kasi ginawa nila yung pagkocontrol dahil laki ng problema dito sa housing, mga car. Sobrang mahal na ng bahay. Pati ang umupa. Minsan po, ang pag-upa, ay, ang renta po ay mas mahal pa kaysa sa, ano, sa mortgage. Pero lahat po talaga nagtaas. So, napaka ano po. Kaya kailangan nilang kontrolin yung pagpasok po ng mga temporary residents tulad ng student na visa holder. So yun po yung ano, yung hindi magandang balita natin ngayong January. So nag-iipit sila. Kaya po ano, dapat pagdating sa immigration or kung gusto nyo talagang mag-settle down sa isang bansa, bibilisan po natin ng ano, ang pagkilos. Gaya po namin, kung may pagkakataon na pwede na ma-PR, nag-apply na agad kami. Citizenship po, nag-apply na agad kami. Kasi po alam namin, pabago-bago po talaga yung ano, yung immigration policy ng isang bansa. At gaya nga nung nanggaling kami sa Singapore, kung nanonood po kayo ng channel natin. Kaya po ano, kilos po kagad. Nga lang po, medyo mahirap pagdating sa ano, financial. Malaki rin po kasi ang ano, ang gastos pagka pag-migrate ka. Lalo na kung hindi sagot ng employer po yung paglipat dito sa ibang bansa tulad ng Canada. Tapos ang masaklap pa po, hindi ka pa bibigyan ng ano, ng TGWP, no? Kung hindi qualified yung course na kukunin mo. So parang ano, walang sense din na mag-aaral ka. Tapos, now turn right onto Route Principe. Hindi ka rin pala mabibigyan ng PGWP. So kailangan pag graduate mo, makakuha ka na ng ano, ng trabaho. Work permit agad, nahanap ka ng employer para ano, makakuha ka ng work permit. At the same time, yung work permit na yun o yung employer na yun dapat magbibigay sa'yo ng PR, tutulungan ka.
So, ang tip ko dyan po, kung kukunin yung kurso, kung gusto nyo kasama pamilya nyo, magma-master all kayo. Tapos kunin yung mga kurso, yung mga intiman dito sa Canada, tulad ng ano, IT. IT, ano pa ba? I think finance din. Pwede mo rin isama yun. Na may master, para kasama mo yung pamilya mo, pero malaking halaga po yun. Master ano, dito sa Canada. Eh yung ano nga alam po, yung mga trade courses, mahal din po. Dahil times 5 po ang ano eh, yung tuition fee. So imagine mo, laking pera po talaga. So, ang bottom line po, hindi talaga maganda yung ano, yung balita para po sa mga nag-aspire makakuha ng international student visa. Kasi nga yun yung pinakamabilis na pathway kumpara sa work permit. Pero sa sitwasyon po ngayon, baka kailangan nyo na po pag-isipang mabuti na baka mag-aral na lang kayo ng in-demand na job sa Pinas. Tapos, kuha na 2 years experience. Tapos, simulan nyo mag-apply ng ano, sa mga agency po. Mas maliit pa po yung gastos nyo. Kasi pipilit natin na may stress naman po kayo. Siguro kaya lagi kong kumbaga, ini-encourage kayo na mag-work permit na lang kasi ano eh, saksi po ako na possibly po basta tamang skills at tamang job lang yung pupunta mo. Hindi ka mahirapan na baka hindi ka mapiyar. Kasi kukunin mo nga highly skills na trabaho. So, yun po muna. No? Yun po. So, pag-isipan po muna natin mabuti. Malaking pera po. Malaking stress sa family kasi kung mag-isa ka, tapos naiwan mo yung pamilya mo, asawa mo sa, at anak sa Pinas, hindi mo sila maisasama unless masteral or doctoral yung kukunin mo. So pag-isipan po natin mabuti mga ka-earn. Yun nga yung tinuturo kong laging way, ganun din 2 to 3 years din. At basta makuha nyo lang yung ano, yung tamang skills na kailangan ng Canada. Nasa website naman nila yan. Yun yung aralin nyo po. At nasa mga vlog ko rin po yan. Para makatulong po sa inyo. So hanggang sa muli po, ito muna po. No? At papasok na tayo sa trabaho. Marami po salamat and God bless. Lawak pa ng lupa ng Canada. Part pa, maliit na parte pa lang po yan. Kaya ano yung naka-business nila dito, immigration. Kasi sobrang laki pa po ng lupa. Problema nga lang. Ang bagal magtayo. In 2 kilometers, turn right onto Rue d'Arthur Sauvay. Ang bagal magtayo ng housing. Masyado kasing ano, may bureaucracy, mapolitika. Yun ang sabi ng mga Canadians po dito. Kaya ang tagal. Bago may pasa ng municipality, daming ano, cheche-mureche, kaya yan po nangyari. Yan po luwag o. Di tulad sa, ano, sa Philippines. Yan nangyari po. Yan, nagkaroon ng crisis sa housing. So ngayon, eh dahil mabilis mo ang dagsan ng international student, so nakita tuloy. So yan ang kukontrolin muna. Kaya po, yun ang mahirap po. Kaya mahal po ng bahay ngayon. I-expect niyo po pagdating niyo rito, mahal ang renta. Bye.